napakaganda guys. Pagka hindi na ito masyadong matalim guys, huwag nyo nang itapon. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano ito tatalasin or hahasain guys. Para sa susunod, huwag na kayong bilin ng bilin ito. As long as na hindi pa mawala yung ngipin niya, kaya nyo pa yung hasain guys. Hello guys. No, may ang gagawa natin ng video ngayon guys, itong circular. So, meter. So, alam niyo ba guys na itong meter so na to guys is nakita ko lang sa basurahan. Ganun po kayaman dito sa Hong Kong guys. Kasi alam mo bakit? Ang nasira lang po nito guys is totally ang switch lang niya na dislocate lang po yung spring niya kaya hindi siya nag-return. Kaya nangyari pag nakauna siya, nagdidire-diretso na siya. Anong ginawa po nung mayari tinapon sa basurahan? Tinanggal lang po ito. So ngayon, ang ginawa ko guys, nung kinuha ko, pinalitan ko lang ito ng cord, inayos ko lang yung switch niya, at ngayon ay gumana na siya. Pero of course, bago tinapon ng mayari guys, tinanggal muna niya itong blade. No? So since mapag-uusapan natin ang blade ngayon guys, ang blade po na gamit po nito guys is about 12 inch diameter. No? So ngayon, tips ko na lang din po sa inyo guys kung bibili po kayo ng blade, lalo na pag nag-online lang po kayo bumibili, baka po sukatin nyo na diameter guys, itong diameter na to. No? Ang sukat po ng ano guys, is dalawa din po yan. May diameter dito po at saka yung hole. So, ang hole po nito guys is 3 cm po, no? Kung mapapansin nyo po ito guys, ito po yung 8 inch diameter. Sa 8 inch diameter po, ang butas niya po dito guys is about 1 inch lang, no? Ito po is about 3 cm. 30 mm diameter guys. Ang sukat kasi ng ganito guys is nagmula siya sa 4, 6, 8, 9, 10, 12. So, wala siyang 11 ang diameter po dito. At ang diameter po dito, guys, is dalawa lang yan. Yung hole diameter niya is 1 inch and 3 cm. So, yun guys, sana nakapagbigay ako ng kunting tip sa inyo. So, of course, ngayon guys, susubukan natin to guys. So guys, napakaswerte ko talaga nito guys dahil nakita ko lang for free. Ang binili ko lang po nito guys is ito lang po. Ang halaga po po pala nito guys, ang binili ko supposed to be is ito. Ito. Ang bili ko po nito guys is about $280 doon sa aking friend, sa aking kaibigan. This is made in Germany. Kung kaya, baka magtaka kayo na medyo mahal kasi made in Germany siya. Tapos, nung pinakita ng kaibigan ko, pati ito, sabi ko sa kanya, nabilihin ko na lang ito ng 100. So, since na may kunting kalawang, nabinigay din sa akin ng 100 lang to. Kung kaya, bili ko nito is 380 sa dalawa, no? Pero guys, hindi mo pagsisisihan ang brand nito kasi genuine siya na made in England. Okay, made in England po siya. Kung kaya, matibay po ito guys. Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo. Guys, sa ganitong brand guys, mabibili mo ito dito sa Hong Kong nang nagkakahalaga siya ng 1,100 Hong Kong dollar. Pero ito nakita lang natin ng for free, ang binili ko lang isang blade lang. So, napakaswerte ko na yan guys. Ayan na po siya guys. Alam mo kung saan talaga ako mas maswerte dito guys. Maswerte ako kasi ito, kadalasan kasi dito guys, ito is bali na po ito. Pero ito is napaka good condition pa. Napo 45 degree pa po natin siya. Ayan. I-atras lang natin to. Ayan po, napo 45 pa natin siya. Ayan, tapos, ayan. I-straight pa siya dito. Diba? Tapos, sana ako maswerte dito guys dahil po nitong sa diameter niya na 12 inch diameter. So, napakalaki na nito guys. Pero ang nasira lang din po dito guys, yung guard niya dito. Nasira na totally yun. Pero hindi naman masyadong issue sa atin yan, ng mga Pilipino. Madali lang yan para sa atin. Ayan guys, so nakita nyo naman, maganda pa. So,
Ganon kayaman ang Hong Kong, guys. Grabe. Pati ito, tinatapon na lang. Kunting diferensya lang. So, that's it for today, guys. Kung may mga another question kayo regarding this one, kung paano ayusin ang mga kunting mga sira nito, guys, baka makatulong ako sa mga problema nyo, feel free na mag-comment kayo. At saka ito, guys, no, pagka hindi na ito masyadong matalim, guys, huwag nyo nang itapon. Sa susunod, tuturuan ko kayo kung paano ito tatalasin or hahasain, guys. Para sa susunod, huwag ko na kayong bilin ng bilin ito. As long as na hindi pa mawala yung ngipin niya, kaya nyo pa yung hasain, guys. Sa susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano. As in, salamat. Bagsakan mo naman ako ng isang like, subscribe, mag-comment ka na rin base sa mga nakita mong video. Maraming salamat. Ingat ko kayo.